Magandang umaga, magandang hapon po, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kapanalangin. Tayo po ay nasa ika-anim na linggo ng ating 24-hour prayer chain. At itutuloy po natin sa biyaya ng Diyos ang gawain ito hanggang May 15. At pagkatapos niyan ay maaaring mag-apply po tayo ng panibagong format. Number one pa rin po sa ating list ang hingin ang pagkilos ng Diyos upang sansalain ang pandemic na COVID-19 hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At ito pong ating ginagawang pagbubulay ng salita ng Diyos bukod sa ating personal na pagpapalakas espiritual ay bahagi ng gawain ito para tayo ay palaging maaliw ng salita ng Panginoon at magtamo ng kapangyarihan espiritual sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Saglit po nating babalikan ang mga kaganapan sa buhay at pananampalataya sa Diyos ni Abraham kung kanino nakaugnay ang tipan at pangako ng Diyos na ating kasalukuyang tinatamasa at tatamasahin pa sa inaharap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na tutunan po natin kahapon na faith is always accompanied by obedience and actions. Palaging kasama ng tunay na pananampalataya yung pagsunod at paggawa para mangyari yung pangitain ng Diyos sa atin o sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Alam natin na tinawag ng Diyos si Abraham na siya ay nasa Haran at siya ay inutusan na pumunta sa ibang lugar dahil siya ay pinakuan ng Diyos na gagawing isang malaking bayan, malaking bansa. Sumunod si Abraham nang utusan siya ng Panginoon na lumipat sa ibang lugar mula sa Haran. Gayong maganda na ang kanyang buhay, siya po'y mayaman na sa Haran at marami ng ari-arian. Isa nga lamang ang kulang sa kanya na sila ay walang anak ng kanyang asawa na si Sarah na parehong may edad na. At siya nga'y tumanggap ng pangako na siya'y pararamihin ang lahi. At yun ay isa sa kanya ring ipinanampalataya. Umalis sila ng lugar na panatag. Tungo sa isang lugar na hindi niya alam, walang mapa, walang direksyon. Araw-araw ang at yugto-yugto ang kanyang pakikinig sa Diyos at sa bawat pagkakataon ang kanyang hinihintay ay saan siya papupuntahin at ano ang ipapagawa ng Diyos. Sabi ng verse 13 ng Hebreo chapter 11 na ating pinag-aaralan po, they live like strangers on earth, parang estranghero sa lahat ng kanilang pupuntahan. Narito, pinangakuan sila ng lugar na para sa kanila, ngunit mahabang panahon hindi pa nila naaabot o nakikita yung lugar na kailangan pupuntahan. So sila ay namuhay na estranghero sa bawat lugar na kailangan pinupuntahan na ang hinahanap ay ang isang maganda at bagay na lungsod na ipinangako ng Diyos sa kanila. Mahirap kung tutuusin ang kanilang naging pamumuhay, pero hindi po nila naisip na bumalik. Napakatibay ng pananampalataya. Mahirap ang naranasan, pero hindi nila naisip kailanman na bumalik muli sa kanilang pinanggalingan. Sila'y patuloy na sumusunod at hinahanap ang bagong ang lugar, ang kaharian ng Diyos na ipinangako sa kanila. Kaya naman sabi sa verse 16, hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin nila siyang kanilang Diyos. At ito po ay binigyan natin ng pansin maikling-maikli kahapon na pwede pala na tumatawag tayo sa Diyos pero hindi tayo pinapisa ng Diyos kasi ikinahihiya ng Diyos itong mga tumatawag sa Kanya, lalo na sila na hindi naman tunay na sumasampalataya. Ngunit ang sabi ng talatang 16, Hebrews 11:16, hindi ikinahiya ng Diyos na tawagin nila siyang kanilang Diyos.
Siyempre, kasama po dyan si Abel, si Enoch, at ngayon ay si Abraham. Naalala nyo, sabi ng Panginoong Hesukristo, na ang sino magmakahiya sa kanya, sa kanino man, dito sa lupa, kahit sa mga hari o kanino mang tao, ay ipagmamakahiya din niya sa harapan ng kanyang ama. Ngunit si Abraham, hindi siya kinahiya ng Diyos na siya ay tumatawag sa kanya bilang Diyos. Sa dakong huli ng kanyang buhay, ay nalampasan ni Abraham ang pinakamabigat na pagsubok na inilatag ng Diyos sa kanyang harapan, at ito ay nang siya utusan na ihain bilang handog ang kanyang anak na si Isaac. Sa verse 17 to 19 ay binalikan po yan ng sumulat ng Hebreo. At waring problema yon sapagkat nangako ang Diyos sa kanya ng isang malaking lahi, subalit ang kaisa-isang anak na ibinigay sa kanya ay ipinahandog pa. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay naniniwalang makapangyarihan ang kanyang Panginoon, at kung mamatay man si Isaac, ay kaya niyang buhayin muli, kaya siya ay sumunod. At alam na natin ang nangyari na hindi naman ay handog si Isaac sapagkat pinilitan ng Diyos ang panghandog ng oras ding iyon. Minsan tayo ay napaka-praktikal na hindi tayo lubhang nagagamit ng Diyos at hindi tayo nagagamit ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Si Abraham ay example ng pagsunod sa Diyos sa pananampalataya niya at sa pagbibigay, sa pagkakaloob sa Panginoon. Isa sa napapupunan nyo sa panahon ng COVID-19 at ang pandemic na ito, nabibihira ang mga tao ang hindi naging makasarili. Kahit tayo na mga mananampalataya ay malimit na kasama sa mga tao, lalo dito sa Pilipinas, na naghahanap ng mga kalinga ng gobyerno. At maging ang ating pananagutan, maging sa pagpapalaganap ng pananampalataya, ay hindi gano'n na pagkukulan ng pansin dahil sa naramdaman natin na matinding pangailangan. Tandaan natin na si Abraham ay halimbawa ng pananampalataya, at ang kanyang pananampalataya ay tumutugon sa tawag ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya na isinasagawa ang salita ng Panginoon. Hindi lang siya marunong tumanggap, siya marunong na magbigay. Isa sa suliranin na kinakaharap ng maraming iglesia ngayon ay ang kakulangan ng pangailangan sa loob ng iglesia, sapagkat sa tagal na walang mga gawain ay naputol yung mga pagsamba na sama-sama, at nung naputol ito, nawala yung kinaugalian ng mga offering na siyang tumutusto sa gawain ng iglesia. Kaya nakakatuwa ang isang iglesia kasama natin sa Community of the Lord na hindi nila nakalimutan na sa kanilang pagsamba sa Panginoon ay kasama yung kanilang pagkakaloob. At hindi man sila nagtitipon, kanilang inipon yung kanilang mga dating mga kaloob. At kahit yung kanilang mga tithes and offerings ay nanatiling kanilang nilalaan sa kanilang pagsamba sa kabila ng kanilang matinding pangangailangan. Kaya nga, meron tayong mga kapananampalataya sa ibang lugar na kahit yung kanilang natanggap sa social amelioration ay binawasan nila ng kanilang ikapo at kanilang inihahanda para sa gawain ng Panginoon. Kasi alam nila na maraming mga pananagutan ng iglesia dahil tayo galing sa ganung kalagayan na hindi maiwasang panagutan ng iglesia paglipas ng panahon nitong pandemic na ating nararanasan. Pero hindi ito bilang hamon sa pagbibigay, kundi bilang pagkakita lang kay Abraham na sa lahat ng kanyang lakad, sa kabila ng pangailangan at hirap ng kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos, hindi niya nakakalimutan ang pagbibigay bilang pagsamba sa Panginoon. Nang sumamba sa kani-kanilang mga tahanan ang unang iglesia, hindi po nila nakalimutan ang kanilang mga kaloob. At kahit sa panahon ng mga pangailangan sa iba-ibang mga lugar, palagi silang mayroong mga pagbibigay kapag unang araw ng Sanlinggo, at yun ang kanilang itinulong sa iba-ibang mga mananampalataya.
At yan ay magandang halimbawa na pwede nating matutunan kay Abraham. Sa pagpapatuloy po natin, at tayo magpapatuloy mula sa verse 20 ng Hebrews chapter 11 verse 20. Pag-uukulan po ng sandaling pansin si Isaac, si Jacob, at ang iba pang mga heroes of faith o mga bayani ng pananampalataya. Mapapansin nyo sa verse 20 and 21, nakaunti lamang portion ang inilaan ng manunulat ng Hebreo o ng Apostol para sa pagbabalik sa talambuhay ni Isaac at ni Jacob. At ganito po yung mababasa natin sa verse 20. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac, kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. At humawak siya sa puno ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa mga basbas na kanilang ibinigay? Mapapansin ninyo na sa paraan ng pagbabasbas ng mga tao na ito, si lalo na si Jacob na siya natin pagkukulan ng pansin, nakita niya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya ang ipinapagawa ng Diyos sa kanyang lahi. Huwag natin kalilimutan ng panahon na ito na si Jacob ay magbasbas sa kanyang dalawang apo kay Jose, ay matanda na siya at malabong-malabo na ang kanyang mga mata at halos bulag na siya kung tutuusin. Kaya dahil yun ang unang pagkakataon na kanyang nakasama ang pamilya ni Jose dahil ito nga ay na-exile sa Egypt, ay inihanda ni Jose na pabasbasan ang kanyang dalawang anak na sina Manasi at Ephraim. Si Manasi ang panganay at ang bunso ay si Ephraim. At dahil ang kaugalian, ang kanang kamay ay papatong sa panganay at ang kaliwa ay sa mas bata, inilagay ni Jose si Manase sa tapat mismo ng kanang kamay ni Jacob at si Ephraim ay sa kaliwang kamay. At pagkatapos ay binasbasan na ni Jacob si yung dalawa niyang apo. Ngunit sa gulat ni Jose, biglang pinag-ekes ni Jacob ang kanyang kamay upang ang kanyang kanang kamay ay pumatong sa ulo ni Ephraim at ang kanyang kanang kamay ay pumatong sa ulo ni Manases. Hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang ama at inilipat. Sabi niya, hindi po ama, ang nasa inyo pong kabila, ito po ang panganay. Dahil sa kanilang kultura at sa kanilang pananampalataya bilang mga Hudyo no, sa kanyang panahon, talagang ang panganay ang dapat basbasan. Subalit, iginiit ni Jacob na hindi. Sinabi niya sa kanyang anak na ito ang tama at hindi siya pumayag na alisin ang kamay kay Ephraim, yung kanyang kanang kamay. Nang ginagawa ni Jacob ito, nakita ni Jacob ang kinabukasan ng kanyang mga apo. At ibinigay niya kay Ephraim ang basbas ng pangunguna, ng pamamahala, ng paghahari na hindi niya ibinigay kay Manasseh. Dahil sa sabi ng Biblia sa ating binasa, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak. Ang pananampalataya kapag matibay na nakatuon sa Diyos ay nagbibigay ng malinaw na pangitain patungo sa hinaharap ng mga tao, lalo na ng lahi ng nananampalataya. Isa sa pinakamahirap na gawain ng isang pastor o sino mang manggagawa o kahit misyonero ay magbasbas ng tao. Kasi malimit ang gusto ng tao ay pagpalain natin sila. Pero malimit na yung ating mga pagpapala is a recitation, a vocal recitation ng ating mga wishes.
para sa mga bata kasi hindi naman talaga natin nakikita ang kanilang kinabukasan. Pero kung ikukumpara po niyo dito kay Jacob, ito dahil sa pananampalataya ay nakikita niya ang kinabukasan ng kanyang mga apo dahil sa kanyang tagal na ng kaugnayan sa Diyos at pagkaintindi niya ng kalooban ng Panginoon. Kaya iginawad niya ang tamang basbas at ang kinakailangang basbas sa dalawang bata na kanyang mga apo. Mga minamahal, ito po'y nangyari sa Genesis chapter 48 verses 12 to 20. At magandang paalala sa atin na kapag tunay yung ating pananampalataya, kapag yung pananampalataya natin ay handang sumunod, hindi man sa lahat ng pagkakataon, may mga pagkakataong kapag kailangan ipapakita sa iyo ng Diyos ang hinaharap at yon ang magiging laman ng iyong pakikipag-usap sa Diyos at ng iyong pananalangin. Ganun kahalaga ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, verse 22 po tayo, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ibinilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Ito yung mga labi ni Jose kapag siya'y namatay na. Siguro ang tanong natin, bakit pa dadalhin yung buto ng namatay? Yung ba iba sa atin, pag ng ibang bansa, dinadala ba yung buto ng mga mahal natin sa buhay dito sa Pilipinas? O kung galing tayo sa ibang bansa, dinadala ba dito? Maliban sa ipinapakremate ang kanilang mga yumao at dinadala yung urn, ay kalimit hindi natin dinadala yon. Pero bakit hiniling ni Jose na dalhin ang kanyang kalansay, ang kanyang labi, pag-alis ng mga Israelita, lalo na ng kanyang mga anak, sa pagbalik sa lupang pangako? Sabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya. Ano ang pinapanampalatayanan ni Jose at bakit niya hiniling ito? Ang kanyang pinapanampalatayanan ay yung pangako ng Diyos kay Abraham na sila'y dadalhin sa lupang pangako. At alam niya, samantalang siya ay nabubuhay at kaharap ng kanyang mga apo, na siya ay wala sa lupang pangako. At gusto niya na kahit siya ay patay na, yung kanyang labi ay hihimlay doon sa lupang ibinibigay ng Diyos sa kanyang lahi. Kaya nga, siya ay inilibing sa kanilang lugar ayon sa mga pag-aaral ay sa Shechem, kung saan yun ang lugar, kung alin yun ang lugar na namana ng kanyang mga apo. At higit sa lahat, sa pananampalataya ay kasama siya kahit siya'y mga buto na, dahil alam niya na ang kanyang leadership ay patuloy na mag-inspire sa kanyang bayan na tumitingin sa kanyang leadership, lalo na sa kanyang sambahayan. Mga minamahal, ganyan ang pananampalataya ng mga ninuno na ating sinusundan. Ganyan ang mga sample ng pananampalataya sa Diyos na mahalagang pinagbabatayan natin sa pag-i-evaluate natin ng ating personal na kaugnayan sa Diyos. Nakikita mo ba ang iyong bukas na kasama ang Diyos? O tayo ay puro mga wishes, mga gusto lamang, pero gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos. Isa sa magandang mararanasan kapag tunay ang ating pananampalataya, nakikita natin ang gusto ng Diyos at nabubuhay tayo para doon, anupat nagiging hindi lamang matiwasay ang ating buhay, tayo ay nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Maraming mga tao ay umuunlad ang buhay, ngunit hindi naging kagamit-gamit para abutin ang plano ng Diyos. Sana pagkatapos ng mga pananalangin natin, mas magiging malinaw sa atin ang ipinapagawa ng Diyos at tayo mas magiging handa na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 23, muli pong nabanggit
ang mga magulang ni Moses na nagkaroon ng malaking bahagi sa istorya ng liberation ng mga Hudyo sa kanilang pagiging alipin sa bansang Ehipto. Sabi ng verse 23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Ano ba ang kasaysayan niyan? Dahil kasi namatay na po si Jose, ito nang sila ay nasa Ehipto pa, at lahat ng kanyang mga kapatid ay namatay na rin, at namatay na rin yung unang hari at nagkaroon na ng bagong hari, ang sumunod na hari ay hindi nakilala si Jose at kung ano ang naging role ni Jose sa bansang Ehipto. Kaya naman sila naging malupit sa mga Hudyo dahil dumadami na mga Hudyo at kanilang kinatakutan na mga ito'y magiging panganib sa kanilang pamahalaan bilang Ehipsyo. Kaya nga kanilang pinahirapan ang mga Israelita. Ngunit habang pinapahirapan nila, lalo namang dumadami ang mga Israelita. Maganda paalala po sa atin na hindi napapagtagumpayan ng mundo ang anumang pagpapahamak o pagpapahirap sa mga tunay na anak ng Diyos kapag hindi pumapayag ang Diyos. So, ang naisip ng bagong paraon ay ipapatay ang lahat ng mga isisilang na mga lalaki. Kapag ka babae ang isinilang, pababayaan nilang mabuhay at kanilang kinasabwat ang mga hilot. Ngunit kapag lalaki, lahat sila ipapatapon sa ilog ng Nilo, ipapalunod para hindi na dadami ang mga Hudyong lalaki. Subalit, sabi ng Biblia sa verse 23, tingnan po niyo muling mabuti. Sabi, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot sumuway sa utos ng hari. Una, nakita nilang maganda ang sanggol. At itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Pero nung makaraan ng 3 buwan, hindi na po siya maitago. Mahirap nang itago. Kaya nakaisip ng paraan ang nanay ni Moises. Ngayon, balikan natin muli yung salita, dahil sa pananampalataya. Ano ang mayroon doon sa salitang dahil sa pananampalataya? Ano ang kakaiba kay Moises na wala sa ibang mga bata na isinilang? Naniniwala po tayo na nakita ng mga magulang ni Moises, ni Amram at ni Jochebed, kung ano yung papel na gagampanan ni Moises sa bansang Israel, kaya hindi sila natakot sumuway sa hari at gumawa ng paraan para ang batang ito ay maalagaan. So nakita ni Jochebed, lalo na ng nanay, kung gaano siya kahalaga at kung ano ang gagawin ng Diyos sa batang ito na kanyang isinilang. Dahil sa tapang at likas na smartness nitong si Jochebed, nakaligtas si Moses. Minsan ang tawag natin dyan ay mother's instinct. Minsan ang mga tatay matapang, talagang handang magtanggol. Pero kay Jochebed, ang ibinigay ng Diyos ay isang smart na pamamaraan at matalinong pamamaraan para makaligtas ang kanyang anak. And the rest ay mababasa nyo sa aklat ng Eksodo sa kasaysayan ni Moses. Pero higit lang yun doon. Higit yun kaysa smartness and wisdom na mayroon si Jochebed. Nandun ang kamay ng Diyos na gumagawa, sumusubaybay dahil sa isang ina na nananampalataya
ng buong puso, may pagkatakot sa kanyang Diyos. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11 verse 23, dahil sa pananampalataya. Mga minamahal, napakahalaga ng tunay na pananampalataya o pananalig sa buhay na Diyos sapagkat siya ay nagbibigay ng karunungan ng smartness. Hirap kasi Tagalog yung smart, ano, alisto, pero hindi naman sa alisto. Pero yung bang taong laging tama ang gawa kahit may, hindi basta na stress, yun yung smart. Yung kahit guguluhin mo at lilituhin mo, tama ang kanyang gawa. At ganun si Jochebed. At sabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya. Mga minamahal, ang pananampalataya hindi lamang salita na may kaugnayan sa isang relihiyon o pagkakilala sa Diyos. Ang pananampalataya ay pagkakilala ng tunay sa iyong Diyos sa sinasampalatayanan. Kung kailan siya kumikilos, paano siya kumikilos, at paano siya gumagabay sa iyo. Ang pananampalataya, kapag niyakap natin ang tunay, ay nagpapatalino sa atin. At kahit sa panahon ng krisis, siya'y gumagabay sa iyo para tama ang iyong gagawing pagkilos, tama ang iyong mga pagpapasya. O gano'ng karaming pagkakataon na mali ang ating mga pasya sa mga stressful na mga pagkakataon dahil hindi siya pinagalaw ng pananampalataya na dapat mayroon tayo sa ating Diyos. Kapatid, ngayong umagang ito, kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong kaugnayan sa Diyos? Lumadago ba ang pananampalataya na ito na iyong makilala kung paano kumikilos ang iyong Diyos, kung paano nagmamahal ang iyong Diyos, ang ating Diyos? Nasusundan mo ba kung saan kanya dinadala at anong kanyang ipinapagawa sa iyo araw-araw? Naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos na kumakausap sa iyo? Ngayong araw na ito, sa pagpapatuloy ng ating pananalangin, naway tunay mong naririnig at maririnig at narinig ang Diyos. Ang Diyos ang gagabay sa iyo sa pamagitan ng kanyang mga salita. At kapag iyo siyang pinagtiwalaan, mararanasan natin ang karanasan ni Abraham, ang karanasan ni Isaac, ni Jacob, at maging ng karanasan ni Amram at ni Jochebed, ang mga magulang ni Moises. Samahan po tayo ng Diyos sa lahat ng ating papapasya ngayong araw na ito. At tandaan natin, hawak ng Diyos sa kanyang mga kamay ang ating buhay. Siyempre, dapat tayong mag-ingat, pero wala tayong dapat ikatakot o sobrang ipag-ala laban sa COVID. Siguro, siyempre, ayaw natin kasi napakagastos ng magkasakit. At higit sa lahat, problema rin ang mamatay kahit di tayo takot mamatay. Makinig tayo sa Panginoon. Kumilos at gumawa ayon sa gabay ng ating Diyos buong maghapon ngayon at kung maaari every day of our life. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Saglit po tayong manalangin. Panginoon namin, salamat po sa iyo. Salamat sa iyong gabay sa aming lahat. At salamat sa buhay ng mga taong binubulay namin ngayon ang mga buhay at kaugnayan sa iyo. Tulungan niyo po kami, Amang Banal, na kami magkaroon din ng ganong kalaking tiwala sa iyo, ganong kalaking paniniwala sa iyong mga salita, ano pat sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming aadikain, sa lahat ng aming pagpapasya, Panginoon, makikita namin ang iyong karunungan, makikita namin ang iyong kalooban, ano pat kami tiwasay na mabubuhay sa iyong pamamahala, sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sa mga kapanalangin po, at kami nag-aanya sa iba na makipanalangin, patuloy po nating ipanalangin. Ang una nating agenda, syempre, na alisin na ng Diyos itong COVID-19, lubusan ng matalo. Kung ito man ay gawa talaga ng tao o natural na virus,
Kung ito man ay gawain, may kaugnayan sa gawain ng Antikristo, lahat ng ito hindi naman talaga mananalo sa Diyos, kaya ating ipanalangin po na ang Panginoon ang maging tanggulan natin at tagapagtanggol at mawala na ito at makakilos na ng normal, bagamat sabi mayroon ng bagong normal na pamumuhay ang mga tao mula ngayon. Mabuhay ng normal at makapaghanap buhay na ang mga tao. Hirap na po ang bayan, tayo ay makiisa sa pananalangin para sa kanila po. Ipanalangin din ang mga nagkasakit, lalo na yung mga nasa frontline, doctor and nurses, kahit po dyan sa New York, mayroon tayong kamag-anak dyan na nasa ICU pa hanggang ngayon, sama natin sa pananalangin. Iba mga frontliners, iba mga bansa, mayroon din tayo, sama natin sa pananalangin. Pero hindi lamang mga kamag-anak, lahat ng frontliners, kasi ang laban na ito ay laban ng bayan, laban sa isang sakit na hindi natin alam kung gawa ng tao, gawa ng anumang klaseng gobyerno. Basta ang alam natin, tayo ay cover ng ating Panginoong Jesucristo, and we are praying for His covering, hindi lamang sa isang bansa, kundi sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. So maraming salamat sa inyong pakikisa, sa iyong patuloy pong pakikipanalangin, sa mangkay naroon, sa mahangkay ng Panginoon, at magpanalangin po tayo. Good morning, good afternoon sa iba, good evening po sa iba. God bless us all.